freezing rain pala kagabi yung pumata, kaya ganito, oh my gosh. Yan, mukhang may nag-a-ater na sasakyan eh. Baka nadulas yun. Ayan na mo. Maag, nag-i-snow pa din. Ayan, dahil nag-i-snow ka rin. Lilinisin natin to. Diyos me. Ay. Kailangan natin linisin bago natin start. Mahirap yung snow, di ba? Kapal, oh. Wait. Dali, mag-gloves muna ako. Start ko na kasi. Matigas, oh. Hirap, diba? Matigas. Kaya kung hindi ka dito alerto na mga gantong sitwasyon, hindi ka makakaalis agad. Kailangan mo pang linisin eh. Wala. Ay, goodness. Hindi ko alam kung saan sisimula. Bakit ang dami? Yung kay dadong wala masyado. Ay, unti lang. Bakit yung sa akin ang dami? Nilinis ko na kaya ito kagabi. Yan mo, tigas. Freezing rain pala kagabi yung pumata, kaya ganito, oh my gosh. Biruin mo to, patagal kang maglilinis bago ka makaalis. Hindi basta-basta, oh kasi. Ulang araw pa lang na nag-snow kagahapon. Grabe na yung dikit sa sasakyan, no? Yung tigas, no? Yun yung pata kahapon pa, eh, no? Yung parang nanunusok. Freezing rain pala yun. Kalak pala. Doon ka na, Binga. Pasok na, Binbing. I-practice kasi si... Kasama mo na ako kay Dadong magkatid kay Denise. Kasi madulas yung daan. Tapos hindi pa kami naka... Hindi pa kami naka winter tire. Si ano nga daw eh. Si Gail sabi niya. Dapat daw 2 days before kapitbahay namin. Yan na, naglilinis. Yan na. Naglilinis din siya. Kapal ng yelo eh. Sabi niya dapat 2 days before siya nagpapalit ng winter tire niya. This is Canada talaga. This is Canada, padulas-dulas ka. Padulas-dulas ka sa daan. Mapapansin nyo yung pinakadaan, wala nang yelo kasi nalulusaw siya pagka madalas na dadaanan ng sasakyan. Ang matitira lang na matatambak nasa gilid ng daan. Yan, pero alam ko next week parang wala nang forecast ng snow eh. Malulusaw pa to.
pinakakapatak lang kagahapon eh, no? Ganyang kakapal, oh. Yung ilang cm siguro kahapon yung kapal ng ano pa, no? Unang buhos na. Dapat pala, pag baguhan ka dito, lagi mo i-check yung forecast ng weather kasi kagaya nito. Halimbawa, sa umaga walang snow, tapos tanghali pala tsaka hapon magkakaroon. So, halimbawa yung anak mo pupuntang school, di ba? Tapos yung manipis yung jacket. So, dapat aware ka dun sa forecast lagi para hindi giginawin, tsaka hindi, syempre, hindi mababasa yung garal ka. Para hindi mababasa yung anak mo, ganyan. Mahirap magkasakit eh. Lalo pagka mag-adjust ka pa lang, di ba, sa weather, ano? Yes. Dandahan din. Tara. Ata nag-aantay lang sa labas. Sabihin ni Dodo, naglalakad na malamig na nagba-vlog pa. Stop kayo kasi dadaan ako. Kundi biro. Malamig. Yelo sa nguso ng sasakyan. Bigas eh. Yeah. Magro-rosy cheeks na naman tayo nito. Ibigay mo trabaho mo yan. Yan ah. Kasi, yung anak niya kasi naka-ano, hindi naka-winter boots. Yung anak niya, alam mo yung pang ano pa, rain boots lang. Bagay, naka-medyas naman. Kaso lang pag nababad yung paa mo sa gantong kung ilang minutes, no? Lamig din. Ba't dito parang hindi ganun kapal yung snow nila? Ah, dahil may puno pa? Sa atin parang sobrang kapal. Nilinis ko pa yung kagabi ha. No? Pagdating natin. Pero pag dito sa residential kadadaan, ayan o, hindi ganun kalusaw yung yelo. Kasi hindi siya ganun ka, hindi ganun kalami yung sasakyan na dumadaan dito pa na. Unlike dun sa main road talaga. Tsaka usually pala dito, pagka after pumatak yung snow, ang main road talaga yung nililinis. Pero yung sa residential, para makaschedule lang yun pa, no? Hindi siya... Ha? Oo, yung iba talaga, hindi rin nalilinis. Eh, mapapansin mo yung... minsan mapunta ka sa ibang lugar, tapos kabahayan, makapal yung snow. Parang nakukompak lang siya. Yan ang kagandahan pagka nagre-renta ka sa mga townhouse, mga
apartment, ayun, may tagalinis ng snow. Pero pagka nagre-renta ka ng bahay or may sarili kang bahay, siyempre ikaw mismo yung maglilinis ng snow, ganyan. Tsaka bago mag-snow. Anto pa si Dadom. Tsaka bago mag-snow, yun nga, yung mga dahon naman. Gaya dun sa kanila iste, diba? Last, na 2 days ago pa, no? Naglinis tayo dun. Kasi, ang dami. Tambak talaga. Yan, dahil malamig na yung panahon ngayon, magluluto tayo ng pork nilaga. Yung pork pala, nalagyan ko na siya ng asin before ko siya ihalo sa kumukulong tubig. Lalagyan natin ng pamintang buo. At sibuyas, tapos palalambutin na natin. Check na nga natin ito kung malambot na. So, meron tayong cabbage. Yan. Tapos may bok choy. May patatas. May green beans. Lagyan natin ng nor pork cube. Tsaka patis. Lagyan natin ng kalahati lang na pork cube. Kasi mamaya maglalagay pa tayo ng patis eh. And so, malambot na siya. Lagyan na natin yung patatas. Tapos, itong cabbage. Kasi itong cabbage na to, matigas to eh. Hindi yung kagaya dun sa cabbage sa atin sa Pinas. Ito, pwede mo siya isabay sa patatas pagka naglalaga ka. Tapos mamaya, isunod na lang yung beans tsaka itong bok choy kasi mas malambot sila. After 3 minutes siguro pwede na natin ilagay itong beans tsaka itong bok choy para sabay-sabay na silang maluto. Tapos lagyan natin ng patis. Yan. Timplahan lang natin. Yan, tama na yan. Haluin lang natin kasi malapit na maluto to. Yung iba, yung ginagawa nila sa karne, ginigisa muna nila para magkaroon ng color. O kumbaga parang mag-brown ng konti yung karne. Pwede din naman yun. Pero sa akin kasi, yung diretso laga na. Kaya medyo maputla yung karne. Pero sa sunod, sabi ko nga, itry ko din na igisahin ko muna siya para maganda yung kulay. Pero madalas ito kasi yung way ko ng pagluto ng nilaga eh. So ayan na, luto na yung nilaga natin. Yan. Maganda na ng sausawan na patis tsaka may sili. Tapos, okay na. Kain na tayo. May aksidente ata doon. Ayun o. Yan, mukhang may nag-gutter na sasakyan eh. Baka nadulas yun. May totoo na. Ayan, nakita ba? Ayan. Malamang nadula siguro yan. Parang lumagpas siya sa island. Bakit naman ditong side na yung... Iba yung direksyon ng sasakyan niya eh. Pabalik. Dapat papunta dun sa palabas ng Petro Canada. Siya parang pabalik. O baka na ano na yan. Baka naikot na siya or kaya pala namin patay sindi kanina doon. Ayun o. Malamang nadulas yun. O ano, kasi napunta siya sa bandang island eh.
pagkaganto kasing basa yung daan, tapos yun nga may snow pa, madulas yun eh. Kaya ako kanina, iba kanina nagpa-drive ako kay Dado. Kasi nga, pag unang patak ng snow, alam kong hindi pa kami naka-winter tire. Parang, kabado talaga ako. Kaya kanina, ano pa yun eh, tulog pa yun, ginising ko. Sabi ko, yung mga yelo sa sasakyan, dikit na dikit. Yun pala, freezing rain yung pumatak nung gabi. Kaya ayun, dapat, parang alerto ka din sa weather. Pagka kinabukasan, kagaya may sasakyan ka, tapos hindi mo alam, kinagabihan pala yung pumatak, freezing rain, eh nagmamadali ka, diba? Halimbawa, start mo na yung sasakyan. Tapos, hindi mo alam, ang tigas pala ng yelo na nakadikit, hindi ka kaagad-agad makaalis. Kasi, kagaya, takpan yung windshield mo, paano ka makatakbo na hindi mo nakikita yung daan, diba? Tsaka, yung wiper mo, hindi mo rin magagalaw yan, kasi dikit na dikit. Kaya, ayun, yung mga parang konting adjustment, tsaka dapat aware ka sa mga ganong sitwasyon. Kasi dati, last year ata yun si Denise, ganun din nangyari. Itong sasakyan na to kasi, siyempre sa gabi, hindi na siya nagagamit. Yung kay Dadong, nagagamit yung sasakyan niya galing trabaho. So, hindi masyado makapal yung yelo minsan. Ito yung madalas yung natatampakan eh. Nangyari dati, dapat paalis na kami ni Denise dahil ito nga yung gagamitin. Ang ginawa, dahil hindi ko nga nalinis agad, na kami sa time. Kakapusin na kami sa time, malilate na kami. Ay, ginising ko si Dadong. Tapos ang nangyari, siya yung nag-drive gamit yung sasakyan niya. Ay, naku. Kaya, ayun, yung mga ganong, mga ganong instances na, lalo pag gantong winter, dapat aware ka. Naantay ko lang yung time para mapupunta na ako dun. Susunduin ko si Denise. Diyan pa rin yung mga pulis, oh. Yung mga estudyante na high school, lalabasan na. Yung 3:31 na. Doon yung kasama kong Pinay na kasama ko doon mag-aabang sa school.